Dinadala na sa iba't ibang simbahan at ahensya ang replika ng Poong Nazareno bago pa man ang pista nito sa Lunes. Yan ay para maiwasan na ang dagsa ng mga deboto sa Quiapo sa mismong araw ng pista. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Dalawang araw na natili ang replika ng Itim na Nazareno sa Immaculate Conception Cathedral of Pasig. Bahagi ito ng tinatawag na pagdalaw na poon sa iba't ibang mga ahensya at simbahan sa bansa, ilang araw bago ang mismong pista sa January 9. Sa ganitong paraan, pwede nang di magpunta ang mga deboto sa Quiapo Church o sa Quirino Grandstand sa mismong pista. Sa mga papayag po, pahit po muna tayo, wala po muna nga halik, mga kapatid ha, para rin sa kaligtasan natin yan. Yo, ang pagdarasalo natin, sa kukuha na lang po. Ang senior citizen na si Tess, 7 dekada ng deboto ng poon. Labis ang tuwa niya na mismong ang poon na ang nagpunta sa kanila. At least na ano namin, naaabot namin kahit wala. Kahit hindi pumuntan sa Quiapo, na nandyan siya, hindi kami pababayaan. Gusto namin pumunta, kaya lang po yung sa pag-commute kami, nag-aalala din po kami sa mamaya madapa kami, nag-aalala din kami sa magkasakit. Kahit may problema sa tuhod, dumayos sa simbahan ang kapwa niya deboto na si Teresa. May hiling din siya sa poon. Umaba pa ang aking buhay na makita pa na maayos ang aking mga anak. Pagsapit ng alas 11, sinimula na pamamaalam sa poon. Buhat ng mga ihos, sinundan ng mga deboto ang poon palabas ng simbahan. Nilagyan ng kapote, sinakay sa pick-up at dinala sa Manila Cathedral sa Intramuros. Mananatili rito ang poon hanggang bukas, January 6. Magpapatuloy ang pagdalaw ng imahen sa iba't ibang ahensya at simbahan sa Northern Luzon, Southern Luzon, Central Luzon at Metro Manila hanggang bago magpista. Sa paligid naman ng Quiapo Church, sarado na ilang tindahan. Simula kasi bukas, di muna pwedeng magtinda sa gilid ng simbahan bilang paghahanda sa dagsa ng mga deboto. Kaya pinagbabawalo para hindi ho makihalo doon sa mga debotong magsisimba. Pangalawa, mabawasan yung babantayan natin kasi meron tayong mga pinagbabawal eh. Doon sa mga mapapasaway, sir, ano natin? Unang-una, makukumpiska yung paninda nila. Possible pa na makulong sila dahil sa violation. Tuloy-tuloy na rin ang paghahanda sa Quirino Grandstand kung saan gaganapin ang pagbubugay simula Sabado. Itinatayo na ang stage kung saan ibepwesto ang replika na poon. Nakaset up na rin ang dadaanan ng mga deboto. Inihahanda na rin ang mga barikada na gagamiting separator ng mga deboto sa pila. Magpapatupad naman ng liquor ban sa Manila simula January 7 hanggang 9. Wala rin pasok ang mga eskwelahan at local government work sa Lunes. Sa ngayon, wala pa namang namamonitor na security threat ang PNP para sa pista. Nagsagawa na rin ng send-off ceremony para sa 5,000 uniformed personnel mula PNP, BFP, MMDA at iba pang ahensya ng gobyerno na ide-deploy para sa pista. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5.